Magandang araw mga bata! Narito ako muli, si Ma'am Quinalyn Cruz Manyaul, upang ibahagi sa inyo ang mga dapat tandaan sa pagkuha, pagsagot, at pagbalik ng mga learning modules. Sa pagkuha ng mga modules sa paaralan, pumunta sa itinakdang oras, araw, at lugar ng pagkuha ng mga learning modules. Panatilihin ang social distancing at pagsusuot ng face mask at face shield sa pagpunta sa paaralan. Huwag kalimutang mag-log sa notebook ng guro pagkakuha ng mga modules. Sa paggamit ng mga learning modules, gamitin ito ng may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi nito. Gumamit ng hiwalay na papel o notebook sa pagsagot sa mga pagsasanay. Huwag kalimutang sagutin ang subukin bago lumipat sa iba pang gawain na papaloob sa module. Kung nakuha mo na ang lahat ng tamang sagot, maaari mo nang laktawan ang nasabing module at kung hindi, ipagpatuloy mo ito. Basahin mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. Inaasahan ang iyong katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at pagwasto ng mga kasagutan. Kung sakaling may bahaging nahihirapang sagutin, huwag mahihiyang magtanong sa iyong guro, nanay o tatay, o sa nakatatandang kapatid. Laging isa-isip na hindi ka nag-iisa. Ngayon naman ay ating tuklasin ang mga bahagi ng modules. Ang unang bahagi ng module ay ang alamin o what I need to know sa Ingles. Sa bahaging ito ay malalaman mo ang mga dapat mong matutunan o competencies expected to learn sa module. Ang ikalawang bahagi naman ay ang subukin o what I know sa Ingles. Ito ay isang pagsusulit upang makita kung ano na ang iyong nalalaman ukol sa aralin. Kung sa bahagi ito ay nakakuha ka na ng 100%, maaari mo nang laktawan ang module na ito. Ang sumunod na bahagi ng module ay ang balikan o what's in sa Ingles. Ito ay maikling pagsasanay ukol sa nakaraang aralin na maaaring maiugnay at makatulong sa kasalukuyang leksyon o review sa Ingles. Ang ikaapat na bahagi ay ang tuklasin o what's new na bahagi. Gamit ang mga kwento, awit, tula, suliranin o sitwasyon, ipakikilala ang bagong aralin o introduction sa Ingles. Ang sumunod na bahagi ay ang suriin o what is it. Ang parte nito ang pagtalakay o discussion sa Ingles. Layunin ang bahagi nito na maipaliwanag at tulungan kang maunawaan ang mga bagong konsepto at kasanayan. Pagyamanin o what's more ang susunod o pang-anim na bahagi. Ito ay naglalaman ng mga pagsasanay upang malinang ang iyong pag-unawa at kasanayan sa bagong paksa. Maaari mong i-check kung tama ang iyong sagot sa mga pagsasanay gamit ang answer E na makikita sa hulihang bahagi ng module. Ang isang isip o what's I have learned sa Ingles ay naglalaman ng katanungan o fill in the blank sentences upang masukat o masuri kung ano na ang iyong natutunan sa module. Ang sumunod na bahagi ay ang isagawa o what I can do. Ito ay gawain na katutulong upang magamit ang konseptong natutunan o bagong kaalaman sa realidad na buhay. Ang ikasyam na bahagi
ay ang tayahin o assessment. Layunin ng pagsusulit na ito na masukat ang antas ng pagkatuto sa natutuhang competency. Ang karagdagang gawain o additional activities naman ay panibagong gawain upang higit pang pagyamanin ng iyong kaalaman o kakayahan sa naturang aralin. Ang huling bahagi ng module ay ang susi sa pagwawasto o answer key. Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng gawain sa module. Paalala, gamitin mo lamang ang bahaging ito sa pagwawasto matapos mong magsagot. Matapos nating pag-aralan ang mga bahagi ng modules, natitiyak kong kaya mo na itong sagutin ng maayos. Pagkatapos mo itong sagutin, maaari mo na itong ibalik sa paaralan. Ngunit tandaan, napakibalik ang modules sa iyong guro sa araw at oras na napag-usapan. Umaasa kami na sa tulong ng module ay magkakaroon ka ng mga bagong kaalaman at kasayanayan habang nasa inyong tahanan. Kaya mo ito! Hanggang sa